ilalabas ng magkabilang koponan sa pagpasok ng game number 1, Minara Evos versus Blacklist. Ano 4 PM, MPL na. Kaso anong oras na ba? 8 PM na pala. 8:30 na. Pero dito sa draft natin, makikita natin Blacklist International, ito yung respeto ng Blacklist sa utility player ng Minana Evos. Imagine! Wow. Wow. Blacklist! Sorry, lakas ang boss ko. Pero imagine! Sige, lakas mo! Lakas Blacklist mo. International banning out Angela Minotaur Paramis. Wow! It's been a while na nakakita tayo ng ganyang prayo ban. Teka lang, tatalikod ako para sigurado tayo. Wait! Blacklist International banning out Angela Minotaur Paramis. Nako, ito na ata yung pinag-uusapan kanina natin sa Keys to Victory. Susubukan nila si Spider Miles Hack. Teka, a mile. Dati ah, itong Hack-a-Miles, no? Hack-a-Miles. Hack-a-Miles. Dati, ito si na Coach Bon, pagkalaban mo sila, ang binaban yung mga ganyang hero. Sila, STS. Sila yun. Oo. Ngayon siya na gumagawa. Grabe, sabi ni Bon. Chan, alam ko yan, Miles. Di mo ako maloloko. Alam ko na yan, ginagawa sa amin yan, Miles eh. Huwag ako. Kumbaga, last season, sinabi nila, nahihaluntulad yung laro ng Minana Evos kasi isa sila sa mga pinakaunang team noon na nakapaglaro sa bagong patch. Yep. Oh, oh. Diba? Tapos nag-utility sila. Oh, nila, oh. Pinul blow out ng ano ng Minana na utility kami. Inananaw sila sa buong mundo. Utility kami. Pag ito nagba ng Rafa. Ewan ko na lang. Eh. Ewan ko na lang. O kaya ano pa ba? O huwag na tayo maglakuhan. Fredrin. Pero kasi first two picks eh. Ang Minana Evos eh, kung nag-worry sila na mauubusan ng hero dito, itong Spider-Man, pwede sila maglabas. Pero oh, okay. Oh, confident. Parang blacklist sa draft yan. Well, ito ang tanong ng bayan. Ano? Si Spider Miles ba ay gumagamit ng mga setter? Ayan. Yun ang tanong ng bayan. Alam nyo, si Spider Miles kasi, super flex yan. Parang si Haji rin yan. Diba dinaanan ni Haji halos na lang role. Nung pinick up si Miles, dun sa ano, bahay ng Pampanga, support dati yan. Tapos naging Rome. Mala Haji. May ano din, mala Haji talaga. Medyo similar talaga. Yeah. Lamang lang si Haji sa XP talaga. Ay, Rome ano to? Rome Ruby na to, sure. Yeah, kasi naglabas na rin ng CC, no? And maganda yung Vexana para dito sa kanila. Kung may potential man na pagsasama-sama at pag-uube na pinaplano dito ang Minana Evos. Kasi naka-counter mo kagad yun eh, di ba? Mm-hmm. Ang kailangan isipin dito ng Minana Evos, again, yung kapag sama-sama jutsu, syempre, malaking problema mo dyan. Yung combo na naman, ng, meron kang eternal, yung babagsak na naman si EG Boy, si EG Boy sa lupa. Si EG. May sagot doon sa parting na, mga paparting na strategy. But also, it is a testament na hindi kailangan mag-flex ng Blacklist International dito. Talagang confident sila dito sa Ruby setup na iro-room nila for Haji. Akai. And now, wow. Kai for Minana Evos. Parang baliktad yung ano, no? Pag tinignan mo ng... yung pag nalingit ka lang, parang Blacklist yung nasa kanan. Favorite din ni Kaizen yan, though. Isa sa... Naalala ko si Kaizen season 10. Tama ba? Season 10. Yan. Nung nauso rin yung mga Akai jungle, isa sa mga pinipili. Pero tama ka, Midnight, parang nag-switch yung playing field. Sensui special din kasi yan, eh. Yung Akai. Pero ngayon, nasa second phase ng ban. Pwedeng puruhan na ng Blacklist International. At tuloy-tuloy yung Hack-a-Miles na kanilang pinaplano dito. Pero wala pa rin marksman naman ng Blacklist. So pwedeng ito naman yung trade ng Minana. Actually, pwedeng ubusin ng Minana Evos yung marksman. Kasi sila yung first pick sa second phase. Magdidictate sila ng matchup. And even if hindi nila i-pick yung marksman nila dito, sila yung potential makaharap ng mas magandang matchup for the marksman kasi nga sila din naman yung last pick. So ang magandang gawin ng Minana Evos dito is tanggalin yung mga meta marksman like Claude, Kari, maybe even the Harith. Pero ito lang, galit na galit si Bon dyan. Sabi niya, kahit blacklist kami, masakit man sa loob gawin to, pero Miles, sa'yo respeto ko. Talagang ayaw nila bigyan ng hero dito si Miles. And ito nga yung tanong mo kanina man, Gene. Gumagamit ba ng mga heroes na may setup dito si Spider-Man? Kung flexibility kasi, nabanggit na rin ni Midnight. Oh. At yan yung first time na makikita natin ngayon, if ever man. Binana na rin kasi ni Nabitoy yung ano eh, yung matita. So, ano to, pinipilit pa siya ng Rafa? Pinaparapa? Or Arlo tank kasi, to? Kasi yung Rafa, medyo lugi sa Ruby. Tulad na nabakit libre ito kanina, mag-force kayo mag-group up, mas mahahatak kayo ng Ruby. Hindi ganun kagandang feeling yun. So I feel like Blacklist International, tama ka, baka nga pinipilit ni Bonchan lumabas yung Rafaela. Hmm. They have the option of picking Miles here or last though, kasi pwede na po rin yung marksman dito, or pwede rin sila mag-Harith. Kasi the way I see it, yung Ruby lang naman yung harang dito, and ang natitirang option na lang,
for Blacklist International is yung mga Bruno, yung mga, actually may Brody pa rin naman, pero hindi ganun kasama yung matchup na yun kasi if you pick Bruno here for Blacklist International, susceptible ka na sa Novaria and Arlott. So I think Harith is a decent option dito. Unless gusto mag-Beatrix si Paldoming, magpang naman siya ng sagad-sagad, magpayaman siya sa Land of Dawn, at gamitin ang kanyang mga shotgun just para pumatay ng mga heroes. Pero instead of the Harith, sila kumuha ng Brody. Wow. Ngayon, anong sagot mo? Harith, Bruno, meron pa rin mga Clint? Oh! Ay, okay, ayan okay. Na. Ohem Nathan. Ohem Nathan. Isa to sa mga umangat talaga na hero. Frederick. Last, neto lang, netong patch lang, no? At nakita natin na napakasakit talaga that entropy play. Ikaw, Manjin, ginagamit mo to. At ito naman. Yung i-spam mo sa RG, di ba? Oo, laging ang talo eh. Pero okay lang. Kasi, hindi ka nakikinig kay Benny Q. Huwag mo kasing per-skillan yung wave. Ayaw. Time oh! Ah, Nathan, ano to? Jungle, ano to? Jungle Ruby, Jungle CC. Wow, wait! Jungle CC ata to, boss. Wow, kakaiba. Jungle CC ata. Medyo mabagal yung clear speed pero tingnan natin baka Jungle Ruby na experience ko na yun isang araw lang. Or baka Ruby nga. Hindi ko na ulitin. Baka Ruby nga. Pero ako parang maganda yung ano dito ah. Parang maganda utility Rafaela pa rin dito ah. Para pang-abot no, pang-abot. Pag hindi Rafa to, matik Arlott to si Miles. Arlott to si Miles. Matitig siya. Focus si Coach Bitoy eh. May use Zong / Terizla option. Ang minanaibos. Pwede pa rin nilang ano to, i-flex. Maganda yung Terizla, tsaka yung Yuzong kasi may cash ka versus this Nathan. Mapapapurify si Oheb. Pero let's see kung reveal ka nalang Rafaela. Hop! Oy! Rafaela pick! Na-bait ba tayo? Nice slap. Kumbaga parang kakasimula pa lang ng drop. Kanina pa natin sinasabi, Rafaela, Rafaela. Manahimik kayo dyan, Rafaela talaga pipick namin. Sabi ni Bonchan, sabi ni Bonchan at ni Masa the Basics, naipilit namin yung Rafaela. Ngayon ang question is, tama bang pinalaro yung Rafaela? Yeah. Yan nga eh. Yan ang alamin natin. Pero isa sa mga napansin ko dito sa lineup na to, no? Yun nga yung tendency ng pagsasama-sama eh. So, parang kailangang sagutin ito ng Blacklist International dahil ababa ng clear wave ng CC kung ito man yung ilalagay nila as jungler. Hindi kaya parang Ruby jungler ba? Parang hirap kasi ng Ruby. Di ba, tinesting natin yan midnight, di ba? Yung CC jungle. Parang ang hirap pag-anain eh. Mabagal. Ang ginagandahan sa CC jungle, even though medyo mahirap yung kanyang early game clear speed, no? Once na lumagpas kayo sa threshold ng yung nagkukumog mag-level 4 yung mga tao, it becomes a decent jungler. Kasi again, keep in mind, ang CC, HP base ang kanyang damage. Pero hindi totoo yun. Oh, what? Wow, Nathan! Walang... So tama, Nathan jungle Nathan nga. Nathan jungle, fighter! Oh double my fighter. Goodness! Oy, grabe! Double fighter! Oheb, ano to? Oh, anong pick ni Oheb? Ruby! Oh, wow! Bagong Oheb! Nakimpi na kasi si Oheb ngayon eh! Actually, inaabangan to kasi kahapon, ay nung mga nakaraan sa MDL, nauuso na yung fighter, double fighter setup at ito yung ilalabas kayo ng Blacklist para sa atin. May bago ka pala, Kelwan ha. Hindi mo sinasabi, Kuya Kelwan ha. Sabi niya kasi, tapos na ang aking tapos, Marksman days. Ayoko na sa mga nagpa-farm na Marksman. Gusto ko dun ako. Gusto ko humaharap na rin ako. Sabi ng Blacklist, ninerf kasi yung mga HP nung mga Marksman. So, maglagay tayo ng fighter sa gilid. Oo, dito na tayo. Kakaiba to ha, may bago na naman bang pauusuhin. Mm-hmm. Si na Coach Boone, si Coach Dix. Yeah, yun yung maganda dito eh. Kasi nakita na natin ito nung mga nakaraang season pa. No? Wait, sobrang nakaraan way, pa yun. Way, way, way. Parang ano to, all in Sensui ata ito eh. Oo. Ang maganda rito ah. Even though hindi ganun kaganda yung marksman sa jungle ngayon kasi napakadali invaden. Si Nathan kasi, isa sa mga pinakamabilis mag-skill yan. If not yung pinakamabilis. Kasi si Nathan, makakuha lang ng early game lead. Lahat ng transition at scaling yan, snowball lang itsura. Yes. And yung ultimate niya kasi, entropy. Yung entropy, spammable yun eh. Di ba naalala baba mo, ng cooldown nung naglaro tayo, sabi ko, spammable pala to. So pwede mong gamitin ng gamitin. Kaya nga spammable eh. Tsaka Manjin. Yung ano, yung ultimate niyan, parang BMI na yan sa bilis. Oo, legit. Dati, legit. Ang bagal niyan eh. Nakakainis nga eh. Pwede mo kasing gamitin yun pang out eh, di ba? Oo. So nakaano sila, all in Sensui instincts. Ito lang yung medyo mahirap, yung mga third at saka Lord Contest. Kasi kapag binuhusan ka ng spell, talagang yatapchi ka. Hindi ka naman kasi fighter or utility jungle. Kailangan maingat sa pwesto ang Blacklist International. Ayan o, tinan mo, nilabas siya ng entropy oh. Kasi out siya if ever eh. Tignan natin, Kaizen. Mapasok sa loob, kalahati ang buhay ng turtle. Gumagawa lang si Edward. Ikot para kay Kaizen. Sino mga kuha ng turtle? Masyado malayo.
ang Blacklist. Libre turn dalbara kay Kaizen. Yeah. Sabay si Kurt ay kukuha dito ng zone. This is the right call from Blacklist International. Make sure mo lang na kinailangan mag-contest ng Minana Evos. Pero ang ginawa ng Blacklist dito is kinonceit talaga nila yung turtle. Bumalik na na sa farm yung Nathan. Kasi hindi mo gugusto yung magtapon ng mga resources doon at may mamatay pa sa side ng Blacklist International. Mm. Parang ano lang, siguraduhin mo lang na kukontest din yung Minana Evos. Tutulungan yung Akai, bawasan nyo yung Akai. Pero si Sensui dito, ang instinct niya sabi niya, bumalik ka sa jungle. Yeah, gets mo rin yung decision nila eh. Kasi may item dependent itong Nolan. So ayaw mo na... Nathan. Ah, I'm sorry, Nathan. Nagkakabaliktad kasi talaga. Sila kasi yung ano, Ann Brothers. Okay, Ann Brothers. Kung may Da Sisters. Meron pang lot-lot eh. May lot-lot. Oo nga, no? Oo, layo naman. Uy, grabe naman yung combo na yun. Mata combo. Okay. Haji. Okay, hinga. Mind you, ito yung Haji 5-man implosion na pwede natin makita. Then again, Minana is leading. So, ito kasi yung, kumbaga, vintage Minana with the Rafa. Mm-hmm. So, tingnan natin kung itong bago ng Blacklist, medyo... Wala, ewan ko, kailangan talaga natin makita. Pag tinakpan mo talaga yung mga team names, you know, parang Blacklist yung naglalaro sa kanan. Eh. Oh, yung lineup, no? Yung lineup, eh. Oh, Sensui, Pulado. Oh, Sensui! Kirk! Sensui. Kirk! Ooh, nakamali ng vengeance si Kirk. Ay, nakahinga pa. 1 HP si Sensui doon. Pero ang downside ay mapapauwi siya. Yeah. Ngayon, Minana... Masasabi natin na kumukontrol ng mapa dito, ha? By the way, gusto ko na sabihin, yun yung medyo unfortunate mechanic kay Arlott, no? Yung kapag gusto mo i-select yung target, talaga kailangan mo i-drag. Kasi pinaprioritize niya yung may mga vengeance mark. Oo nga. Nag-gets ko yung gusto mangyari ni Kirk, eh. Nag-dash siya sa isa para maabot niya Nathan. Pero okay. Top lane! Haji, huli dalawa! Haji, knock up! Pasok ngayon si Oh! Grabe si Oh! Parang Maxman! Hindi nakatakas doon sa... KL1? Pumerse Blood si KL1. Doon Tron Wolf King nga daw. Oo nga naman. Pero si Haji ang nag-set up. Yan. And ngayon, Turtle ay available din. Edward ay pilit ang hinahatak doon sa kanilang poder. Kirk and Edward. Kaysen. Papasok si Kirk. Kaysen. Sa likod pala si Kaizen. Nasa likod si Kaizen. Baba natin si Sensui. Sensui, Andrew P. Pero may inikuta pa rin Kaizen. Kaizen. Si Kirk. Kirk with the dash. Final sweep. At tinusok. Tinusok ni Kirk. Out. Para kay Kirk makaka-out ba siya. Inabot siya. Sinuper Yoyo. Tinali. At we knock the dog ni Edward. Ginawang Lancelot eh, pero medyo malalim yun, no? Pero nakuha nila yung jungler. Kaya lang, ang ganda rin ng decision dito ng Minana na mag-reset. Yeah. Kasi ready ang kupunan dito ng Blacklist. Tsaka napuwersa si Kaizen na gamitin yung retry against the Nathan para lang mahabol with the chase na nangyari doon for Minana Evos. Pero again, Blacklist International, sinisigurado lang nila na hindi libre itong turtle na to na kailangan iportan ng Minana Evos para makuha yung objective na yun for the Akai. Habang nagki-clear lang ng jungle si Sensui dito kasi ang plano ng Blacklist is mag-scale up with this Nathan. Mm-hmm. Nagugulat pa rin ako, wala na, nagbago na si Ohib. Iba na, no? Yue, papasukin, flicker, nagamit. Okay, pulado si Yue, Lancy, hindi tumama, Star Shatter. Half health on the turtle, once again, ikot para kay Kaizen. Okay, Haji, patay ang germs, pero okay lang, sabi ni Kaizen. Diyan ka na lang daw muna, sabi ni Kaizen. Kuha siya ng turtle this time. Wow, second turtle lang ating game ang masesecure ng Minana Evo. So far, so good para sa kanilang kupunan. And yun umuli yung ating hinahanap dito para sa Blacklist International. Yung early game na pagsabay nila sa rotation na gagawin dito kasi may Rafael eh. Ito si Ohib, stats leader. Grab stats leader. 184? 100, the Filipino sniper talaga. Oo, pero gamit niya ngayon. Ruby, sustaining. Fighter eh, the Filipino fighter ko siya eh. Wala rin. Magulat ka. Pag itong Ruby nagkaroon ng baril at sniper, yan. Filipino sniper talaga. Eh, kaso wala eh. Wala eh. Oh. Fighter siya eh. Ang hawak niya lang yung sight eh. Oh. Tsaka may kita mo rin talaga, no, na kahit ganun man at masasabi ng Minana na medyo may kalamangan sila, nire-respeto pa rin nila. Hindi nila hinahayaan na ma-burn kagad yung mga purifies nila. Kasi andun yung threat mula kay Haji. Yeah. Oo nga eh. Kanina pa nga nakabantay yung Blacklist dito sa gold lane. One time lang na-outplay nila si Domin kasi na-force out yung Purify. Pero nakatambay din si Miles dito for the Brody. Kahit ma-poke yung Brody, okay lang. Sabi lang ni Domin, pahil paps. Yeah. Tsaka tingin ko hindi makakakilagad si Domin dito. Ang pwede niya lang ma-deads agad si Yue kapag nahuli niya pa. Uy. Okay. Nag-miss. Yun lang yung ano, no? Yun lang yung mahirap kapag kalaban mo double fighter. Kawawa pa rin yung marksman either way. Okay. Pero you could say the same thing with Blacklist International. Even though isa lang yung catch, well, technically dalawa. Ooh. Dalawa yung catch ng Minana Evos. Yung marksman kasi nila,
walang flicker or purify. Yeah. Naka-retry. Pero kinagandaan kasi sa Nathan jungle, again, sobrang bilis na nung kasa, nung kanyang ultimate with the last punch. Mikot, Kaizen. Kaya rin siguro na paagang malefic roar to si Doming eh. Uy. Double binder kasi yung katapat niya eh. Oh, kailangan niyang tumunaw eh. Edward? Edward Pulado, Edward. Eh, naglolokan tayo pag sisi kalaban mo, di mo? Joke yan eh. Pag di nyo na control, tas di nyo na burst. Daming exhibition yan eh. Okay. Nagtitricks eh. Oo, nagtitricks eh. Ayan oh. Tignan mo, okay Kirk. Papasok, Nathan. Using the entropy. Okay, ang bilis. Grabe, daming platito na nilalabas ngayon. Sensui, finally! Sensui! Ang makakakuha ng pagong. Yeah, cooldown yung retribution ni Kaizen ng time na yun. So Black is international. Understood na libre yung turtle na yun. Pero Edward still, tamang maintain lang doon sa trabaho. Zone out niya si Arlott, pati na rin si Akai. Oh, Oheb! Okay, nahuli ngayon. Oheb, susubok. Doming, pero nakapang. Second skill out. Napakaganda pa ng second skill ni Doming. Oheb, walado. May ulti ba? Doming, walang ulti. Buhay si Oheb. Walang magkakapatayan. And medyo expected din naman dahil dalawang utility specialist. Yeah. So, ito yung nakalimutan ko. Utility specialist. No? So, and meaning onting deaths, onting kills. Oh, 3 kills pala. More on objective. Welcome to the Philippines. Magiging mas mabagal, no? Oh. Kalmahan lang natin. Sabi ng Minana at Blacklist International, masyado naman kayo nagmamadali. Alas 8 pa lang eh. Alas 8 pa lang kasi 4 PM MPL na eh. Sa ibang region, 7 minutes, 10 kills na eh. Oh, dito 10 minutes na, 3 kills pa lang eh. Kaya nga tayo champion. Oh. Edward. Oh, grabe naman. What a surprise, Kirk. So wala na ngayong flicker si Kirk. Yeah. Sabi ni Aji, oh, wala na flicker. Mas malaki yung na-burn, however, for the side of Minana Ipos kasi mas mahaba yung cooldown nung flicker ng si Edward. 90 seconds lang naman yung kailangan niya hintayin. Hindi aabot sa Lord, however. So hindi ganun magiging madali yung contention ng Blacklist International versus this Akai. So Minana Ipos, still, medyo lamang pa rin sila pagdating sa Lord fight. Pero remember, Blacklist International, they are scaling up really, really well. Mm. Actually, kilala natin ng Blacklist. Itong variant ng Blacklist na to, no, na nagpapagana talaga ng mga unorthodox hero na last season, nakita natin yung Populing Kupa para dito kay Sensui. At ngayon naman, Nathan. Hindi Nola na, Nathan para sa kanila. Yeah, parang ano eh, ito yung pagbabalik nung panel marksman strat. Nakita natin like 5 seasons ago. Ang tagal na nun. Tagal na nun. Grabe, tagal na ng funnel, man. Season 6 so yung uling funnel. Eh. Nag-update kasi yun eh. Oh, assassin pa nga nun eh. Oh. Season 7, season 8 yung marksman ano eh. Marksman funnel eh. So, okay! Haji! Makakuha dito ng set para may counter set naman sa Spider Miles. Ikot na mayroon. Wala pa. Medyo palado ngayon ang side ng mga Minana. Yun yung mga platito na lalabas ngayon ng Enderman. Season 2 is a out. Mawala si Kirk. Haji with a setup. Wow, 4v5 situation para sa Minana Evos. Ngayon, Sensui, mamadaliin na itong Lord na ito. Malayo si Kaizen. At binabantayan lang siya ni Edward dun, oh. Kaizen, umikot. Oh, Edward. Purify. Hindi nila, wala silang sagot kay Edward. Oy. Nabitin yung Lord attempt ni Lancy. Blacklist now leading. Buti na lang hindi umabot yung Star Shatter. Iniiwan ni Sensui, kala niya tapos na. Yung Lord take na yun, may naiwang 200. Oo. Medyo delix yun ah. Oo, buti hindi umabot, no? Mm-hmm. Ayun, sabi sa'yo, season 8 eh. Medyo matagal-tagal na pala nang huli nating nakita itong Nathan na ito. Oh, Haji! Haji na naman makakuha. Kaizen ang main target. Kaizen, tatamaan niya ni EG Boy. Nasa si Kurt sa banda ni Cold. Buhay pa rin si Kaizen. Spider Mask though. Nakapag-heal pa rin. Hindi tumama yung ulti. Ayong Star Shatter. Pero yung ulti ni Doming. Torn upon memory. Getting the kill. Yeah. Humahap din na dito si Doming. At ito yung may kita natin na investment niya eh. Doon sa mga items niyan, more on penetration talaga dahil nga makukunat itong mga players ng heroes ng Blacklist International and Minana Evos. Medyo babagalan nila, kailangan nilang salubungin itong Lord na ito. Yeah, medyo ano lang no, medyo hirap lang din yung Blacklist International kasi kailangan super protective sila dito kay Nathan dahil nga wala siyang flicker. Hindi niya kaya iligtas yung sarili niya basically, lalo kapag na-force out na yung ultimate. Pero kinagandaan din naman is meron silang threat, meron silang Ruby na gold na pwedeng ma-initiate for Blacklist International. So ito yung example ng offense is the best defense. Yeah. Na instead na protektahan natin yung Nathan, maglagay tayo ng problema sa harapan, which is si Oheb. Pero as the game goes longer, mas nagiging mahirap yung game for Blacklist kasi nga you also have to consider yung factor ni Novaria na kanina pa niya binabaril-baril yung heroes ng Blacklist International. And kanina, walang hawak na Dominance Ice ang Minana Evos. Ngayon meron na. Tapos na yung Dominance dito kay
kay Kirk and reduce na rin yung HP na bumabalik dito for Oheb. So even yung mga frontliners ng Blacklist International, hindi na ganun ka-confident from frontline against Minana Evos. And kapansin-pansin din na full damage. Actually, pantik keras itong si Oheb. Pero yung damage item na meron siya, masakit-sakit na talaga yan eh. Oo. Napakahirap tunawin niya, lalo wala silang instant kill. Hindi rin nila mapatay si ano eh. Actually, para sa akin, yung Minana dito, ang way lang nila dito, umasim feeling ko yung block eh. Kasi, ang way lang para makapatay si Doming, si Sensui lang at saka si Yue. Eh, nasa ultra likod yun. Ang unat nung tatlo, si Edward nga, hindi niya mapatay eh. Yeah. I'd say, yung mas matapang na team, mas malaki yung chance na makapanalo sila ng teamfight. Even though yung Blacklist International lamang sila kasi nga again, may setter sila na may gold laner. Tapos meron ka pang Tigreal. With Minana Evos kasi, pwede mong gamitin yung Arlott or Akai to engage para lang may added layer of Pilka for the Brody. Pero ang gandang sagot nito mula kay Edward, the Twilight Armor. Pagtanggal nung nuke damage mula kay Lancey. Gumagana yan sa Novaya simula nung ginawang effective na for both magic and physical. So even yung nuke damage na nagagaling kay Brody, pati na rin yung kay Novaya, mababawasan yung mararamdaman ni Edward. Okay, Edward, makita natin, vision lang eh, hinahanap lang nila kung saan manggagaling ang Minanang Evos. At ngayon, 2.2k gold lead, magkikita na sila. Ito na, Grand Eyeball Lord. Para dito sa Lord. Grand Eyeball. Grand kitaan, Eyeball. Kitaan sa Lord. Grand Eyeball sa Lord Pit. Ang tanda ko na wala, Grand Eyeball. Eyeball pa tawag mo sa kitaan ha, pero okay lang. Okay lang, ayan na, Lord. Ay available na, papaingayin lang dito ni Kaizen. And alam ng Blacklist International ang pinaplano, freeze and flow ng lanes pala. Sorry, flow ng lane dun sa may top lane. And makita natin ang Minana Evos. Okay. Inaantay lang nila magsimula ang Blacklist eh. Mauna actually si Edward with the curtain call. Edward pumapoke lang. Alam nila na trabaho lang ni Edward yan. Edward, mag-out. Yo-yo bounce out. Si AJ nandito din. Careful, sobra. Ang Minana. Walang ulti yung CC and Minana Evos this time around has slowed push the bottom lane. Binaril ni Lancey yung wave. So tutulak yan towards the side of Blacklist International and nahawakan pa nila yung Lord Cryo. Okay, Edward nakaharap. Blacklist. Binabagalan lang. Oop! Hindi ka pa tumama doon, grabe, Lancey. Grabe yung Filipino Lord Dance talaga. Grabe! Poke Gaming para sa dalawang kupunan na to. Spider-Man, sumaamba. Oh, hip! May setup pa nagagawin. Hindi natin mauna dito. Kurt, babaratong yun si Haji. Si Haji na mumula. Haji is now doming with the kill. Torn upon memory. Eto na, nilabas na naman Eternal Guard, Ichiboy. Pero the heals are real para kay Spider Miles. Spider Miles. At ngayon, folks, are coming in para sa dalawang kupunan na to. ATK on the Lord. May bottom lane. Nakakasabi nga lang ni Midnight kung tignan ninyo ang minimap. Si Lancey ay nasa gilid. Lancey, eto na ba? Lancey, Sniperino! Wow. 800 damage, libreng Lord para sa side ng Minana! Ito ang Lord Dance 101. Nakita natin to from Blacklist International during M5. Now, Minana Evos is doing the same thing against Blacklist. Pag slow push ng bottom lane, libreng take doon sa Lord Pit. And again, Kirk, siya yung nag-umpisa ng teamfight na yun. The advantage goes for Minana Evos kasi nabawasan yung setter ng Blacklist International. Unfortunately, si Haji pa yung nahuli. And nakita natin yung impact ng Twilight Armor kanina. Reduce yung damage ng Star Shatter. Pero again, yung Lord Dance ay naging pumabor actually sa Minana Evos. Yeah, sobrang unfortunate eh. Na-knock up siya nung Lord na pagkakataon niya sana, no? Window sana yung para makaset up. Pero it is what it is eh. Nangyari na yun. Kailangan bumawi dito ng Blacklist International. Sila ang didepensa. Nandito na yung Lord. Luminous yan. Aamba na rin. Kaizen, naghahanap na ng right opportunity. Papasok si Kurt. Kurt, pasok ngayon. Meron pa siya ultimate. Nilabas ang Eternal Guard. Let's see, makapag-set up ang Filipino Scyther. Filipino Scyther. Oo nga, no. Saita! Pero wala eh. Bilis na clear wave din nila eh. Yun yung maganda dito sa lineup ng Blacklist eh. Oo, yun Nathan tsaka Ruby. Tingnan natin. Di pa sila tapos dito. Kirk. Grabe yung gamit nila dito ng Novaria, pre. Oheb! Okay. Kirk! Pasok kayo final sweep. Sino tatamaan dito? Oheb! Sino pala ito na wala si Oheb? 43 seconds down. Hinabol ngayon si Edward. Edward, nakabang yo-yo blitz pa rin. Edward, masastan ang bahagya. Edward, kalahati ang buhay. Edward, gugo pa rin ba si na Doming? Hindi. Sabi ni Doming, tore na lang. Habang si Lancey, pumupok pa rin ang mga star shot, ha? Oh my goodness. Sinalo ni Kirk buong buo. Yung I'm Offended play na ginawa ni Oheb tapos winasiwas niya yung Ruby papunta sa side ng Minana Evos. High IQ plays coming out from the explainer of Minana. Grabe si Kirk pare, ang dami niya mga bigla ang alam mo yung mga surprise sweep. Oo.
Surprise final slash. Ayun na naman! Kurt with the outstanding usage of Arlott. Sa kanya lang ako nakita ng mga ganyan ha. Ini-spam. Yung final slash. No? Ganyan din si Edward noong nakaraan. Oo nga eh. Kaso napunta kay Kurt eh. Every cooldown eh, no? Ginagamit talaga ni Kurt at talagang kapit na pinag-dero si Domeng. Oh. Atras, yan na. Okay, kay Zen at Atama. Oh, grabe! Grabe, boss! Sungkit ng sungkit eh. Ang lala! Kung sino-sino-sino sungkit eh. Parang wiper ng kotse! Ay, nako. Eh, nakita natin, hindi naman kataka-taka kasi kahapon din. Ganitong-ganito yung performance niya sa Arlott na hindi nakapagtaka kasi dalawang MVP siya against TNC at ngayon. Yeah. Ang galing magpunas eh! Puna, oo! Nalilinis niya eh, no? Linis-kinis eh! Grabe si Kirk. Wipe in, wipe out? Wipe in, wipe out! Hindi na waks in, waks out. Kintabay to the max! linis talaga yung ano yung hero mo pag nagkataon. Alam mo yung parang kang nagbubunot? Ganun eh! Oh. Again, nakita na natin na yung potential ng Minana Evos dito. Pero ito ang hinahanap nating pagbawi ng Blacklist International. Lord is up for grabs. At maganda ang posisyon ng Minana Evos dito. Yung waves ay pumapaboro sa kanila Lancy. Doon sa may bandang ibaba. Lancy, susilip din. Okay, hindi siya makiyat. Slow pushing yung top lane. Ah. For the last 2-3 team fights, it's all about the final sweep na ginagawa ni Kirk. Are we gonna see another one? Oo, nakaabang si Ohib sa ano. Hindi, sabi niya, bawal niyong itulak yung top lane. Oh. Unang lumapit dito. Yari. Mahatak talaga. Alam niya kasi si Lancy, may tendency talagang pumunta doon. Kasi imagine mo, tumatagot sa pader. Oo nga eh. Diba, mas mabilis para sa kanya na mag-slow push. Pero alam niya, alam kanina pa pinaparin ni Lancy yung ano. Nakita niya ata, pare. Instinct eh. Oops. Si Kaisen, sakit ng kalahati buhay. Pero kasi may healer eh. Tinaabangan din nila si Haji. Pahina, gusto rin nila, yung Minana, tinitignan din, wala yung ano, wala yung tig, wala yung tig, ganun yung call nila. Medyo, ang lalim nung ano ha, ang lalim nung pwesto. Oh my God! Grabe! Oh! Wow! Spider sense is tingling! Wow! Oh my goodness! What a sixth sense mula kay Lancy! Men, ibang klaseng map presence yun. Alam niya na, okay, binabato ko yung mahabang bush dito, yung right mid bush, yung mga pixel, wala akong makita. Eh, try ko nga dun sa may second alam mo yung, part. Alam mo yung parang siya nag-inventory check? Chinik niya lahat chinik ng bush? Oo. Oh. Iba! Ayan na naman! Oh. Okay, patay ang hangin! Okay. Okay, nalinis! Nalinis! Idea to para sa Blacklist ha. Walang final slash para dito sa Minana Evos. Slow pushing. Reset. Slow pushing yung top lane ha. Aray ko, babes! Oh! From downtown! 50 seconds down si Yue at lahat ay nakikita kung paano kukunin na Minana ang Lord na ito! Oh my gosh! One hit delete para dito kay Yue. Pero ano bang, ano na, tingnan natin sa replay. Grabe yung nangyari na yun. Oh my gosh! Tingnan natin. Ayan o. Ayan o. Ay, kalahati pala po. Boom! Oh my gosh. Torn apart. Bang! Narinig mo? Oo. Boom! Bang! Wow! Grabe yung layer ng pag-utilize dito ng Minana Evos nung range damage na meron sila. And Lancy, ah, hindi man siya nakakapatay, pero yung contribution niya, yung damage, magical damage niya, yung lightning truncheon, yung divine leap, ang sakit! Ang sakit! Burrito, pwede pala yun! Pag nagnono barya, katamaan mo lang, tapos uult na lang yung Brody. Ganun, uult ko na lang. Ikaw na bahala, ikaw na bahala. Pwede pala yun eh. Lord push. Okay, tignan natin. Final oh, Kurt! Katamaan si Haji dito. Haji, kalahati ang buhay. Umikot ng si Kaisen. Nagkakasabayan. Pulado si Haji dito. Baka ma-toy the fight memory. Pero okay, tignan natin. Lord muna, binabanatan na sign ng Blacklist International. Labas na naman ang entropy. Nakapag-depensa pa ang agents. Blacklist, trying their best to defend. 3-5, Minana. Wow. Oh my goodness, Kirk, again. Nahuli niya yung tigil kanina, pero Ohib. Oh. Okay, may fury. Nagamit fury. Nag-fury si Spider. Lancy. Ay, from the side! Kirk! Ngayon, okay, Kirk, mapasok dito. Tingnan natin. May tunnel gun na ipapanatan. Si Haji, pulado. Wala si Haji. Ang ganda na naman ang tournament memory ni Domeng. Disiplinado. Ang kumunan ngayon na Minana para tapusin to. Curtain call, pinap na ngayon ni Edward. Depensa pa rin sa side ng Blacklist. Itutuloy pa ba to ng side ng Minana? 1-for-1 ang naging palitan doon pero ready pa, andito pa yung next wave para sa Minana Evos. Ilalaban ba nila to? Wala yung kanilang main setup which is si Kirk. Okay, mabilis na clear wave para sa Blacklist International. Hindi pa tapos ang laban na to. Hindi kaya ng Minana Evos to force out yung issue dahil mabilis pa rin mag-clear ng waves ang Blacklist International.
may ano eh, si Yue. At saka hindi lahat, may ano pala, may clear wave. May clear wave, oh, may ano. Saka wala yung ano nila, wala yung Arlott. Oy, sabi ni Ohep ako din, kaalam mo, ikaw lang marunong ah. Okay, atras, atras. Mahila, mahila din. Respeto, respeto muna ang ibibigay dito ng Minana Evos. Kasi actually, kung titignan mo, lamang na lamang sila in terms of clear wave eh. Oh, I mean, yung flow ng minion wave, eh, pwede na nila i-capitalize to. 35 seconds bago mabuhay yung next na Lord. Grabe. Inuubos na lang nila lahat ng resources sa paligid ng Blacklist. 20 minutes, 10 kills. Oh my goodness. Just like all times. Welcome to Philippines. Just like all times. Welcome to the Objective Gaming. Ito ang dahilan, ba't lakas ng Pinas eh. Ito yung sinasabi ni Wolf kahapon eh. Objective streamer. Pag yung ibang region nanood, malulungkot sila eh. Oo, but ang linis dito. Yeah, sobrang linis. Nilinis na Kirk kanina yung ano, Blacklist. Wala eh, cleaners eh. Napakarami na niyang magagandang finals. Okay. Shadowboxing muna si Oeb. Kalma lang muna, pero sinisimula na ng Minana Evos itong next na Lord. 23-minute mark. Edward isisilip din. Alam niya na kalahati buhay. 35K. Reset. Sayaw na naman! Filipino Lord. Imagine mo, pinaikli na nga yung way na pagdadaanan ng Lord. May dance pa rin. Alam mo yung mga teams dito, parang nakaprogram sa kanila. Okay, pag nangyari ito, ito dapat mangyari. Sabi nga ni J-Lo eh, di ba? I wanna dance in love. Napag-aharatan ng edad, pero Haji! Ay, nako, huli si Haji! Wala nang dance na magaganap. Wala nang isayaw mo, awitin mo. Dahil yung paldoming hit ang tatama sa'yo. At si OF yung inahabol dito. OF kalate. Pero si Tsui makakuha ng magandang kill. Curtis down. Pero ayun, sina Edward Arang. May mutante pa si Edward. Lancy na naman. Lancy Mac. Lancy. Star Shatter. Nakabang. 3-2-1-0. May galit sa Bosphor. Ang dami niyang pwedeng target. Si Yue yung sinargo niya. Nakatingin talaga eh, no? Sabi niya, wala akong pake doon sa ano mo, gold lane, XP lane. Wala si ikaw ang gusto ko. May kita mo rin si Edward eh. Lumilefrite, lefrite din siya. Oh. Inaabangan niya kung saan dadaan. Target lock si Lancy. Alam nila. Oy, bumitaw yung Minana. Oh. Bumitaw yung Minana sa Lord. Okay, wala ring mana dito si Kaizen. Ngayon, Sensui ay nagtatago doon sa may damo. 50k para sa Lord. Hindi susuko ang mga agents. Minana Evos. Wala yung Vexana. Wala yung Vexana. Si Nathan na lang inaharap nila dito. Respeto pa rin. Disiplina ng gameplay mula sa Minana Evos. Sinahanap nila yung Nathan. Sensui, kita na siya dito. Pwedeng i-burst to kapag lumayo yung jungler ng Blacklist International. Grabe si Lancy. Oh! Uy! Aray ko, bes. Napakasakit talaga. Edward kalate ang buhay. Nandito si Yue. Lot is it. Eternal Guard nilalabas pa. Nasaan si Yue, pare? Sino ba ako? Oh! Sensui Instincts! Ang oh my gosh! Crucial retribution para kay Sensui. Ang hapdi kasi nung first kill nung Nathan. 1K plus damage yun. Tapos pa retry. 3.5 halos yun. Man, kanina pa nagsimula ang Minana Evos. And mako-comment natin si Edward doon kasi yung presensya pa lang ni Edward eh nagpapatras na sa Minana Evos. Yeah. Tingnan nga natin kung ano ba nangyari doon. Napa-heavy spin si Kaizen. Pero ang ganda ng pwesto ni Sensui dito. Ginamit niya yung kanyang ultimate para pang vision. Tapos, pang! Pang! Wow! Grabe! Naalala mo yung Karina play? Oo. Ni Sensui nung S10. S10 yun, in-interview siya ni Mara Aquino. Ginawang Hayabusa yung na Karina. Ito, ginawang Hayabusa yung Nathan. Oh, parang throwback, in-interview siya eh. Sabi, Sensui, you got the retry. Tapos sinagot ni Sensui, instincts ko lang po kasi. Doon na simula yung Sensui instincts. Oo, so mamaya, pwedeng ulitin yung interview. Ayan. Grabe, imaginein mo yun. Napakatinding mechanics para dito kay Sensui sa buong kupunan ng Blacklist International. Ngayon, sila ang may hawak ng Lord na ito. Nakatalaga ang Minana Evos. Kaya naman nilang dumipensa. Pero in an instant, nabaliktad kagad ang Blacklist. Grabe! Ayan na. Ang bilis na. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Isang maliit na butas yung bigyan niyo sa Blacklist International. Lilinisin nila. Lumabas nyo. Lumabas! Lumabas si Kaizen! Lumabas si Eternal Guard. Kaizen, pulado. Oy, ang ganda ng save! Pero Haji, meron din counter go. Kanina ka pa daw linis ang linis, sabi ni Haji. At ngayon, 73 seconds down si Kurt. Ito na ba ang depensa ng Minana? Pero ito na ba magtatapos? Blacklist International, they want to end this. Pero wala nang Lord. Papasok pa rin si Edward. Dito, nagdedelikado ang buhay mo. Kapag binigyan mo ng butas, ang Blacklist International. Kaizen, Pulado, Winter Truncheon. Wala makukuha si Haji. Buhay pa rin ba si Kaizen dito? Hindi na! Wala na si Kaizen! At doon ang Tower Lock! Ang
of Blacklist International. One crucial play para sa mga agents. Ilang beses na for the last 6 seasons, isang Lord Dance, isang Retribution, they take the game away. Man, hindi, sabi ng Blacklist, hindi na bago sa amin to eh. Yung lugi kami, umbus lahat ng tore namin. Isang retry lang. And Sensui, gumana ang instinct. One Lord. Wow. Ay, nako. Napakagandang performance. Pero syempre, ibang klase din ang ipinamalas dito ng Minana Evos. All throughout the game, sila ang may hawak ng lead. Nagda-doubt pa tayo kay Ohib as a Ruby. Oo. Hindi ko kinaya yung laban na to. Isa sa mga highlight. Tingin ko isa sa mga highlight retry steal to ni Sensui. Binitawan din nila kasi eh, no? Kung isipin mo mabuti, binitawan nila eh. With all due, in all fairness naman, kailangan mong gawin yun kasi hindi nila makita yung Nathan. Oh. And nung lumabas yung ulti, kailangan i-make sure ni Kazen na covered yung Lord. Oo. Oh. Problema kasi, ginawang Hayabusa yung Nathan. Pagkabalik, first kill retry. Si Sensui ginagawang assassin lahat eh. Wow, imagine ninyo, wait lang ha. Day 2 pa lang ng week 1. Napakarami ng mga ganitong klaseng nangyayari. Again, Minana Evos and Blacklist International. Discussion natin kanina, sino pinakamagaling na utility room eh? Pinakita ni Spider-Man na hawak niya ang Rafaela habang set up naman para kay Haji at nanaig ang Tigreal. Grabe. Kaya natin, yung utility playstyle ng Minana Evos, it did overwhelm Blacklist International, pero it came down to this final retribution from Sensui and his instincts. Mababa ang KDA. Kill participation 88%. Aminin natin, lamang ang Minana Evos. Pero that retribution steal from Sensui for Blacklist International under the nose of Kazen is what led to the victory of Blacklist International. May factor dito yung Nathan ka, may factor dito yung kanyang damage contribution sa team. Pero ang pinaka-importante dito sa game na to is yung kanyang capability sa mga team fight and objective takes ng Blacklist International. Looking back at that game, kita natin, Minana Evos, they were really in control of these team fights. Even though sabihin natin yung engage, enough naman from the side of Blacklist International. Pero kita mo rin yung lapses, yung downside ng meron kang isang marksman jungle, medyo mahina ka pagdating sa team fight, hindi mo rin makover yung Lord Dances kasi haharapan ka lang na Minana Evos, i-overload ka ng crowd control. And alam din ng Blacklist International yun, that's why they gave up a lot of these turtles towards Minana Evos. And it came down to the final base push. Nung nahuli din ng Blacklist International si Kirk, even though nag-attempt siya ng magandang final slash, sinamahan yung apat, hindi nakapag-follow up yung Minana Evos. And umabot tayo dito sa point na retribution lang ang magpapanalo dito for Blacklist International. Isang maliit na butas lamang. Hindi nga to mistake from Minana Evos. Isang window lang na kayang gumawa ng play ng Blacklist International. Talagang bubutasin nila yon. And sagad-sagad yung pagbutas ni Sensui dito for Blacklist International. I mean, emblems and all. Kita natin yung emblems ng Jungle Nathan. Naka-mage emblem, Swift, Season Hunter, plus yung Weakness Finder. It does allow for a lot of nuances to come out from Blacklist International. May additional control mula kay Nathan kasi nasa-slow and bumababa yung attack speed ng kanyang mga targets. And remember, base attack speed, bumababa yung cooldown niyan and si Nathan nag-e-enjoy dyan. Kasi sasagarin niya talaga yung pagbaba ng cooldown ng Weakness Finder. And in terms of damage contribution, siya lang talaga. Basically, for a protect one strategy to for Blacklist International, napakalaking importance na buhay yung Nathan sa mga team fights. Pero even then, na-overwhelm sila ng Minana Evos. Hindi nga naging factor yun kasi lamang na lamang sa team fight ang Minana Evos. Even sa mga Lord Control, yung pag-slow push nila ng opposite side of the map, yung mga check push ni Lancy, yung kanilang target selection, everything was perfect. Even Kirk, kahit mababa yung kanyang KDA, 1-5-5 yung KDA ng Arlott, he was able to find fantastic sets for Minana Evos. Ang taas ng naging damage output ni Lancy dito, almost hitting 200k. Out of the 386 damage dealt ng Minana Evos, literal 50% by the way, 50% yung damage contribution ni Lancy
for Minana Evos, pero lahat ng yan, isang retribution lang ang katumbas in Blacklist International. Took that game away, mind you. Took that game away. Stole that game away from Minana Evos. Tingnan mo, si Sensui lang yung nandyan, no? Oo. Imagine, para kang ano eh, kumbaga sa sports, kumbaga sa basketball, naka-buzzer beater eh. Nakuha yung buzzer beater at, again, that's Blacklist International, ladies and gentlemen. Minana Evos, nakita naman natin eh, kaya eh. Na-dominate nila yung early parts ng game. Napakaganda ng performance ni Spy.